Sa mundo ng mga hayop, malaking sakripisyo din ang pinagdaraanan ng mga ina para dalihin ang kanilang mga anak at paramihin ang kanilang lahi. Sa dagat, maraming panganib ang kinakaharap ng mga pawikan. Lalo na sa gabi. Matagal ko nang gustong bumalik sa aking pinagmulan. Makalipas ang dekadang paglalakbay. Sa wakas, narating ko na rin ang lugar kung saan ako pinanganak. Ngayong gabi, isisilang ang bagong henerasyon ng aking lahi. Mga anak, aaminin kong hindi ito magiging madali. Kaya ngayon pa lang, ipapasok ko na ang natutunang kong leksyon sa dagat. Isang daan kaming magkakapatid. Pero hindi lahat kami ay siniwerteng mabuhay. Ang iba, bago pa mapisa ang itlog, inatake na ng mga langgam. Excited kami lahat na maglakad papunta sa Pampang. Ang problema, hindi ito basta-basta. Nakaabang nakasimula sa himpapawid ang matinik naming predator. Kaya naman, labanan na ito ng pabilisan at pagalingan sa pag-iwas. Buti na lang, mabilis kong narating ang dagat. Yun nga lang, halos kalahati na lang kaming natira. Maganda ang ilalim ng dagat, mga anak. Habang lumalaki ako, nagkaroon ako ng mga kaibigan. Nariyan ang dambuhalang balyena at makukulit na lumba-lumba. Dumating ang panahon, nakilala ko ang inyong ama. Hanggang isang araw, nalaman kong magiging isa na akong ina. Ito ang pinakamasayang araw ng buhay ko. Hanggang sa isang araw, nagulat na lang ako sa narinig naming gulo mula sa ibabaw ng dagat. Nakakagimbal ang aking nakita. Walang awang pinatay ang mga kamag-anak nating pawikan. Isa-isa silang hinuli at tinanggalan ng shell. Hindi ako makapaniwala sa nasaksihan ko. Sa pinanggalingan ko kasing lugar noon, tagabantay ng pawikan ng mga tao. Pero bakit parang kaaway na sila ngayon? Ano nangyari? Ang dagat na kinalakihan ko, puno ng basura na galing sa mga tao. Ang mga kalat na ito, madalas sanhi ng pagkamatay ng ilan sa atin. Napagkakamalang kasi itong pagkain. Habang papalapit ako sa Pampang, nakaramdam ako ulit ng takot. Ilang pawikan kasi ang nakita kong nasagasaan ng propeller ng bangka. Dumaan ang mga oras. Bigla may dumating na mga tao. Hindi na ako makatakbo o makapagtago. Napapaligiran na nila ako.
pero hindi pala masama ang pakay nila. Nandito sila para masigurong makapangitlog ako ng ligtas. Nandito sila para tulungan tayo, mga anak. Mga anak, dumating na ang oras ng ating paghiwalay. Umaasa akong mapaprotekta ang kayo ng mga kaibigan nating tao. Ingatan niyo ang inyong sarili sa dagat. Hanggang sa muli nating pagkikita. Nagmamahal. Nanay Pawikan.